Samantala mga kaibigan, ating bibigyan ng pansin update ni Mayor Benjie Magalong ng Baguio City tungkol doon sa nangyaring gastrointestinal outbreak na nangyari noong January 9 up to the present, kung ano na ang development. Matatandaang noong January 9 sa Baguio City ay marami ang nagreklamo ng pagsusuka at pananakit ng tiyan pagkatapos nilang kumain sa SM. Kaya't akala ng mga tao ay may food poisoning na nangyari sa SM, pero kinabukasan ay dumagsa ang nagpunta sa mga paggamutan na umabot ng 1,000 at nagrereklamo ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Pwera pa yung hindi nagpunta sa mga ospital. Kaya ay dineklara ni Mayor Magalong na may gastrointestinal outbreak sa Baguio City. I would like to declare, officially declare that we have an outbreak of gastroenteritis. Ngayon ay pakikinggan natin ang update ni Mayor sa programa ni Ted Filon. May mga sakit dahil po sa sobrang lamig ng temperatura. Doon nga daw po sa isang sa Regina, umaabot ng negative 40 ang temperature sa mga panahong ito. At maging sa Vancouver, it's negative 10 sa mga oras na ito. Alright, ating balikan si Mayor ng Baguio City para lang ho natin malaman kung ano ho ba ang sitwasyon ngayon and kung ano ho ang mga gagawin para maiwasan po ito. Ano bang pakialam natin dito? Eh kung kayo po yung nakikinig ngayon, nanonood po sa amin, baka mangyari ito sa ating lokalidad. Eh, sa panahong pang ito ngayon na napakahirap na magkasakit, di ho ba? Balikan po natin si Mayor Benjie. Mayor Benjie, opo, itong binabanggit nyo, norovirus at sapovirus, ano po ang findings ng mga dalubhasa? Well, ang norovirus po yung nabanggit po kanina, Sir Ted, ito po yung mga tinatawag po nating stomach flu virus o kaya yung tinatawag din po sa US na winter vomiting bug. Dahil po ito ay prominente during the winter season. In fact, kung ngayon ho, nangyayari na ho yung outbreak ko nila. Outbreak ko ng ating ng norovirus sa mga cause po na talaga prominent at prevalent cause po ng itong acute gastroenteritis or this kind of virus na noro. Bali ho, basically ho, mga elders, adults ho, tinatamaan ito. Yung sapo naman, mga bata ho, tinatamaan ito. Pero 10 specimen pa lang ho na check. Kaya sabi nga ho ng ating epidemiologist at katulong na rin po natin yung ating epidemiological bureau ng Department of Health, kailangan pa ng matinding pangolekta pa ng mga specimen para malaman talaga ho natin kung ano talaga yung cause nitong outbreak na to. And at the same time, ma-determine ho talaga namin yung mga source. Kaya tuloy-tuloy ho yung ating investigation ngayon. Okay. Ang importante po, Sir Ted, is naibaba na po namin significantly kasi from 521 in January 8, yung po yung peak natin. Ngayon ho, for the past 3 days, nag-average na lang po kami sa 27 cases. Opo, sige. So, ito hong, itong may kaugnayan po sa sobrang lamig ng klima, doon po naman sa usapin ng water contamination, separate po na issue iyon. Totoo po na may mga inuming tubig o tubig mismo na nagkaroon nga po ng findings na merong fecal coliform? Yes po. In fact, related ho lahat ito kasi lumalabas ho na most probably meron ho sigurong isang tao o several people na nagkaroon ng diarrhea, patapos ho yung pag-handle ho nila ng pagkain, pag-handle ho nila ng tubig. Pero ang pinaka probable po na na contamination talaga, nag-umpisa ho sa tubig kasi widespread ho, hindi lang isang lugar eh. All the while, akala nga naman namin isang lugar lang eh. Pero nung tinitingnan namin, kasi for example, everybody started complaining about SM. And then it turned out na yung mga pasyente natin at yung mga cases, malabas na 34% sa SM. And ipang lugar eh, talagang iba't iba eh. Pati na rin sa outside of Baguio, sa Benguet, nagkakaroon na rin po. Okay. Na-check ko naman po yung main water sources po ng Baguio Water District. Ano ho ang findings?
Yes, at negative po siya sa coliform at sa E. coli. Lahat po yun, yung 67 wells, kinuha rin po namin yung mga gripo, nag-sample na po kami lahat. At ano, talagang extensive po yung pangongolekta ng sample po doon sa mga station so at line so ng Baguio Water District. Tumalabas po na wala. Kaya ang hinihintay po namin yung viral test. Examination. Okay. So, lalabas po yung test by Wednesday kasi abutin ho ng 5 days. Eh. Opo. Pero habang naghihintay po kayo sa viral test na ito, nakapag-identify na po ba kayo ng particular po na distrito o lugar kung saan yung kontaminasyon doon posible pong nangyari? Halimbawa po, restaurant man o anong pong mga lugar? Sir Ted, hindi ho Sir Ted eh. Hanggang ngayon, wala pa ho namin, hindi pa ho namin na-identify. Kasi ho, widespread eh. Biglaan lahat eh. Mm-hmm. Kaya ho, talagang tinitingnan din ho namin itong mga water delivery services. Mm-hmm. And we were able to identify 11 water delivery services. At ito nga yung, kuha na rin namin, sinubject na rin namin sa viral examination. So wala pa rin pong resulta yung viral examination doon sa mga water refilling stations. Wala pa rin ho kasi naabot po ng 5 days yan eh. Mm-hmm. Okay. 5 days po. Opo. Sige, so meantime po Mayor, meron ho bang mga naka-confine talaga ngayon sa ospital nang dahil sa sakit at meron bang namatay? Oh, wala po. Wala naman pong serious. Pero may mga na-confine. Ako, as of yesterday, meron po tayong 42 na-confine. Pero mabilis naman ho ang recovery. Mm-hmm. Okay. At dito po sa ngayon na sinasabi po na panukala na magkaroon po ng safe water code. Ano pong balita dito? Yes, so, pinag-uusapan na nga ho namin yung with the members of the council yung tinatawag naming safe water ordinance. Ano? Mm-hmm. At isasama na po namin yan sa sanitation. Pag-uusapan po namin, will it be a separate o kaya a revision of the sanitation code? Okay. So yun naman tinututukan po namin. Mm-hmm. For the meantime, nakafocus po talaga kami sa kwan ngayon. Eh. Mm-hmm. Pag-focus na lang po muna kami sa investigation at itong containment and preventive measures namin. Lumalabas naman po na epektibo. Oo. Mayor, kanina na-explain nyo no, kung ano po yung norovirus. Yung sapo na sinasabi nyo winter vomiting bug siya. Yung sapo virus po, ano naman po ito? Well, halos pareho ang symptoms niya. Kaya lang ang afflicted ng sapo virus are young children, especially 5 years old and below. Mm-mm. Same din po ng sintomas, itong diarrhea. Yes. Oo. Tapos nabanggit... Acute gastroenteritis. Opo. Nung last time nagkaroon po kayo ng press con, binanggit din po ng inyong acting health officer dyan sa Baguio na yung transmission po pala nito, hindi lang sa pagkain at sa tubig. Halimbawa, yung isang tao na may gastroenteritis, pwede siya baka hawa kapag kayo nagbabantay sa kanya o yung napunta dun sa area, humawak dun sa surface, halimbawa table or kung ano man, pagkatapos inilagay po dun sa bibig agad at hindi naghugas ng kamay ng maayos, ganoon? Tama ho yan. Parang fecal oral ang routine. Ang route niya. Fecal oral route. Oo. Kaya maski na yung handshake ka pag infected yung tao, nakipag handshake ka, mayroong virus sa kamay. At talagang tatama nga. In fact, ang explanation nga nila is yung isang pinhead, punuin mo ng virus yun, it can actually infect about 1,000 people. Eh, ganun eh. Pinapasa ko nga sa internet eh. Kaya po gano'n ka-infectious ito. Pero ang maganda nito is self-limiting to. Oh. Okay. Sige, so it's now under control the situation po, Mayor. Yes, sir. Talagang kuwan na ho tayo. Nasa very dramatic po yung downtrend. Ibig sabihin, we were able to contain it, efficiently contain it. Okay. Reklamo ho naman ngayon ng ilang constituents nyo, ito hong pagmahal ng tubig na nanggagaling po sa mga water refilling stations, to mga bottled water. How do you address that? Certain fake news po yun. Fake news po yun. Nagpa-check po ako sa TTI sa ating. Meron po tayong local price at hindi po totoo yun. Okay, so... Opo. Sige po. So, walang katotohanan na may mga nagsasamantala? Wala. At okay. Mahigpito talaga
Pitanong namin talaga na walang magsamantala. Okay, sige. So, meantime po, ilang araw ating hihintayin para po magkaroon talaga ng klaro na po na scientific findings dito po sa inyo pong problema kinakarap. We're hoping that there will be a significant breakthrough po ito, Richard. Okay. Kasi tuloy naman po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating epidemiologist. Daily nga po yung aming kwan. Hindi nga po kami nagpapahinga, pati ho Saturday, Sunday, opo, talaga magtatapaw na. Opo, naitindihan po namin. Sige, Mayor, gusto ko lang ho samantalahin itong pagkakataon na ito. Pwede ba ho ako maglambing lang sa inyo kung mamarapatin po? Mayor, yung pong akin nabanggit sa inyo dati, nang kakulangan pa rin po ng signages sa lungsod. Sir Ted, pag pumunta ko kayo sa Baguio, dami-dami ho signages ngayon. Hindi, ngayon po may mga bago nakita ko, no? Yung mga directional signages. Pero meron po mga major, palagay ko po lamang ha, na parang hindi pa po nabibigyan. Eh, halimbawa, bagamat ito po ay outside na sa Baguio, no? Pero you can perhaps talk to the District of La Union. Kasi pagpupunta ka ng Baguio, dulo ng Tiplex, yung, di ba ho, mayroon dyang intersection, ano ho, yung may gas station. Yung to Baguio, sa dami ho nang nalilito sa mga first-timer po, di madalas dyan, ang ginawa nalang sign ay para ba hong nakakahiya naman, isa pong lawanit na pininturahan lang ng Baguio, may arrow. Opo. Yes, sir, Ted. Oo. Meron po dyan. So sabi ko nga, sa dinami-dami ng pera ng DPW, which di magawa nito na signage, ano ho, papanek. Okay. Kung magke-Kenner Road po kayo, Mayor, yung pa rin pong daan papunta roon sa Camp John Hay, oo, na kinakailangan mong kumanan, wala pa rin po siyang signage po na visible at maayos-ayos para po bigyan ng direksyon po yung mga kababayan natin na hindi po kabisado yung lugar. Ayusin ko po kagad, Sir Ted. Maraming salamat. Opo, opo. Lambing lang ho naman, Mayor, kasi ito hong huling pagpanik natin dyan, napansin din po natin at hanggang ngayon po, nawawala pa rin ako. Sige, Sir Ted. Sige, ayusin ko kagad. Opo, opo. Sabi ko namin, pag-akyat po, hindi ka na mawawala. Opo, hindi ho kasi marami-ramid din po nakausap ko nga na pareho din po yung aming obserbasyon na sa mga hindi ho pamilyar sa lugar, yung pong mga maayos po na directional. Sabagamat nga nakita namin, ito ho ngayon may mga bago po na ikinambit dyan para po sa ilang po mga streets. Ano po. Salamat po, Mayor. Opo. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, DJ Sato. Opo, thank you. Si Mayor Benji Magalong.